narito ang pinakabagong balita ngayong araw. Matapos maisiwalat ang kontrobersyal na PIDEA leaks, sumiklab ang malaking bangayan sa pagitan ni Jonathan Morales at ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Lumesbak si Morales kay First Lady Liza Marcos at kay President Ferdinand Marcos Jr. na nagdulot ng matinding tensyon sa administrasyon. Ang naturang mga leaks ay naglalamang ng mga sensitibong impormasyon na naglalantad ng umano'y korupsyon at katiwalian sa loob ng PIDEA. Sa kanyang pahayag, matapang ang sinabi ni Morales na panahon na upang managot ang mga tiwaling opisyal sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa kanya, hindi sapat ang pagtutok lamang sa maliliit na isda at dapat din umanong busisiin ang mga nasa matataas na posisyon na sangkot sa mga illegal na gawain. Sa gitna ng mga akusasyon, maraing itinanggi ni First Lady Liza Marcos ang mga paratang at sinabing ito isang politically motivated na hakbang upang sirain ang kanilang pangalan. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng masusing imbisigasyon ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang malaman ang punot dulot ng mga obsesyon. Ipinahayag ng Malacanang na handa silang makipagtulungan sa imbisigasyon at siguruduhin walang sinuman ang maliligtas sa kamay ng batas. Inaasahan ng publiko ang masusing pag-usisa sa isyong ito upang maibalik ang tiwala ng bayan sa pamahalaan. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa mensahe ni ex-PIDEA agent Morales kay First Lady Liza Araneta Marcos. Noong itong latest interview ni Maharlika kay Morales, yung inilabas na ni Morales yung CCTV footage na kung saan klaro na yung usapan na tinatakot siya o brinabribe siya para hindi na mag-attend ng hearing. Tinanong siya ni Marlica, ano ang mensahe mo kay First Lady Liza Araneta Marcos? Nako, hindi na nag-isip eh. Diretso. Sabi niya, mananagot ka sa batas. In a very clear, stern, walang takot na ano eh. Mananagot ka sa batas. Wow. Grabe ang taong ito, si Mr. Jonathan Morales, ano? Kalaban niya na ang First Family. Una, ang Pangulo mismo, nag-accuse na sa kanya ng professional liar. Parang jokes box. Kung anong ihulog mo at yun, ang gusto mong kantahin, yun ang kantahin niya. Tapos, First Lady, sabi niya, mananagot ka sa batas. Okay. So, ano ang ibig sabihin nito sa pagkataon ni Morales? Ano? Palaban na itong si Morales eh. Normal lang yung tao na kasi delikado eh. Mamamatay siya. Ganon yung usapan sa CCTV. Papatayin yan. Hindi lang sa ano, pwedeng sakit sa puso, ano, yung lahat na ng uri gagawin para manahimik. Eh, palaban pa rin. So, to me, kapuri-puri talaga itong si Jonathan Morales. Kahit ano bang gawing paninira nila sa kanya, no? Tinatawag siyang, ano, una sa PIDEA, yung April 30 na hearing, nako, yun ang focus ng PIDEA chief, yung siraan ng kanyang record ng police. But to me, irrelevant yun eh. Granting na totoo, may ginawa siyang kalokohan sa police. Kaya lang, ang issue ngayon at hand is yung, ano, yung dokumento, yung leak agents. Na nag-conclude na ang chairman, Senator Bato, na authentic. Ibig sabihin,
totoo na may nangyaring civilian informant lumapit sa PIDEA na sinasabi ng alleged, ha, alleged pa lang, sinasabi ng informant na may politiko, may artista na gumagamit ng illegal substance at may litratong ipinakita. At ito namang si Morales, trabaho lang, inaksyon na niya, may authority to operate, may pre-operation report, pupuntahan na sana, kailang pinatigil. So, nang pinatigil, wala na, stop na. Yung dokumentos, na i-folder, na i-archive na, wala na, tahimik na sana ang buhay ni Morales, eh biglang lumabas. So, ang isyo, sino ang naglabas sa dokumento? Ngayon, sabi na ng chairman na authentic, nasaan na ngayon yung mga dokumento? At yung politiko na nasasangkot, what if kung natuloy yung casing? What if napatunayan? Kasi allegations, ito, sinabi rin ni Morales na these are all allegations na ang purpose ng kanyang pre-operation report para i-casing, para malaman kung totoo yung sinasabi ng confidential informant. Hindi naman niya direct na inaakusahan si BBM na yun na nga ang ginawa. Kaya lang, dahil report, aksyonan lang. Ganun lang yun. Kaya ako, naniniwala ko na itong si Agent Morales, trabaho-trabaho lang eh. O ngayon, sinisiraan na siya na professional liar. That is no bearing of the case. Kung ako pa ang judge, irrelevant yung pagiging professional liar niya nung police pa siya. Kasi ang issue at hand is, once upon a time, mayroong confidential informant na nagsabi na ang politikong Bongbong Marcos at ang isang artista at iba pa ay gumagamit ng illegal substance. Yun ang issue. So, yun ang sagutin ninyo. So, anong sagot? Tinawanan lang. Mabuti pa yung sagutin sana na no, it never happened in my life. Ganon sana ang sagot. Mabuti pa si Maricel Soriano sumagot na. Wala akong alam dyan. Wala. Nag-deny na siya. Categorical, no. Hindi ako involved. Ganon ang sagot. Okay lang si Maricel Soriano dahil private individual yun. Kaya tama yung, ako, agree ako yung ginawa ni Senator Bato na hindi na niya tinanong masyado si Maricel. Ang importante, inamin niya na kanya yung unit. So dahil kanya yung unit, it adds credence, lalong nagbigay tibay sa sinasabi ni Morales tungkol sa dokumento, kasi totoo talaga na may unit forces sa Rizal Tower ba yun na i-operate sana ng PIDEA. Yun ang issue. So, ngayon, tinatawag niyo siyang professional liar. Bakit? Ito, yung CCTV, it does not speak lies. Ano? Sabi nga, picture speaks 1,000 words. Yun, hindi lang picture. Video na kinakausap na papatayin yan. Papatayin yan. Kung ano-ano pa, Klaro. Kung sinungaling pa si Morales, bakit mag-uutos ang isang James Kumar, Eric Santiago, at nabanggit pa ang Lam o Lisa, na patahimikin si Morales, huwag pa atinin sa May 1 hearing? Wala na, booking na sila. Kaya ang taong bayan, hindi nyo pwedeng lukuhin, digital age na ngayon eh. Social media age. Okay lang, nung unang panahon na walang social media, pwedeng ganyan. Ngayon, ay ang daling kumalat ang impormasyon. Salamat at mayroong maharlika. Ito lahat, pasimuno si Maharlika. Hindi, ang pasimuno, mga puting ahas eh. Kasi kung walang mga puting ahas, wala rin ma-expose ni Maharlika. Kaya it all started dahil sa mga puting ahas. At
Ako personally, nagpapasalamat sa mga puting ahas at kay Maharlika na walang takot, walang tigil na pagsisiwalat ng kaganapan sa loob ng administrasyong ito. Kaya nalalaman natin, kaya nagkakaroon ng PIDEA leaks, kaya nagkakaroon ng extraction sa labas ng bansa. Kaya ang dami ng mga expose ni Maharlika na halos lahat totoo. So, ano ngayon? Mananagot ka sa batas. I agree. Dalawa po ang ating batas. Batas ng tao at batas ng Diyos. So, if they will stay forever in power, itong Marcos Araneta Romualdez, so be it. Kasi, yun ang purpose nila, yung charter change. Hanggang 2034 pa sila. So, habang nandyan pa sila, hindi pa sila mananagot. But after that, yun na nga, tama si Morales, mananagot ka sa batas. In case na hindi sila mapanagot sa batas ng tao, mayroong batas ng Diyos. Yan ang matindi. Okay? Kaya, yung mga taong ganyan na basta-basta na lang magpagurgur, walang takot sa Diyos ang mga yan eh. Ang buhay, ang pagmamayari niyan ang Diyos. Ang Diyos lang ang may karapatan na bumawi sa buhay ng tao. Kaya, sige lang, pabayaan lang natin yung mga taong ganyan na walang takot na magpagurgur. Kaya itong si Morales, nakikita ko sa kanya na na-surrender niya na ang buhay niya sa Panginoon. Kasi ganyan din ako noon eh. Maraming death threat sa buhay ko nung nasa serbisyo pa ako. Kaya lang dahil nag-ABC na ako yung tinanggap ko ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ano yung A? I accepted. Accept that I am a sinner. I cannot save myself. B, naniwala ko. Believe that the Lord Jesus Christ died and rose again for the penalty, forgiveness of my sins. And say, I have committed my life to the Lordship of Jesus Christ. Kaya, anytime, hindi na ako takot mamamatay. At pagdating sa judgment seat of Christ, forgiven ako kasi tapos na, pinatawad na ng Panginoong Hesus ang kasalanan ko. Kaya, mga kaibigan, habang maaga pa, today is the day of salvation. Tanggapin nyo ang Panginoong Hesus sa inyong buhay as your personal Lord and Savior. At pagdating ng panahon, maliligtas tayo sa paghukom ng Diyos. But sa batas ng tao, pwede kang makaligtas. But tama, yung kay Morales, itong nakaupo ngayon sa Malacañang, mananagot sila kung hindi man sa batas ng tao, eh sa batas ng Diyos. Well, Kai Rick, ito lang po ang aking paninindigan dyan. Kahit na siguro magiging 1 against 23 ako, palagay natin that 23 of my colleagues will gang me up para ako ay pahintuin or para ako ay i-dissuade na pakinggan yung mga dapat pakinggan. Still, Erica, nobody can discourage me from finding the truth and nothing but the truth. Andito po ako, kaya ako inilik ng taong bayan para pagsilbihan ng kapakanan ng ating bayan. Hindi po ako magpapadala kung ano mga political colors, anong political intention, political agenda ng kahit kanino-kanino man. Hindi po ako magpapadala dahil masisira yung objectivity ng aking ginagawang investigation in aid of legislation. So, andyan lang po ako. Sige lang. If nobody supports me, nobody believes in me, then so be it. I have to do this. This is my mandate. And after all, matapos ko rin itong hearing na ito at makapag-submit rin ako ng committee report. Okay. Yun lang kung aking hangarin dito kay Eric. Claro. Sir, hindi maiwasan that your closeness to the former president since yung kabataan mo pa, nung unang paninerbisyo mo sa ating sandatahang lakas nung ikaw ay first, second lieutenant pa from the PNA.
ay undeniable, hindi naman yan pwedeng burahin. Do you think your closeness to the former president, Rodrigo Duterte, has somehow prevented some other senators and your colleagues to align with your Senate hearing because they are afraid or adamant, nag-aalangan, na mamarkahan sila, na nagiging bahagi sila ng isang political process rather than isang totoong Senate hearing, which you say is, which you say right now is paninindigan mo na ito ay tungkulin mo, mandato mo bilang senador. Do you think it's a factor for them? Dahil nga napaaga ang bangayang Rodrigo Duterte, Sara Duterte versus Martin Romualdez, Ferdinand Marcos, Lisa Araneta, na hindi maisansad tabi na pwedeng umabot nga sa ganong mga pagkukulay. And how do you manage to maintain objectivity and convince your colleagues and the Filipino people that what you are doing is a service to the country based on your mandate as an elected senator of the Republic of the Philippines? Well, tanggap ko na yan na ako'y makukulayan dahil nga I cannot deny my closeness with the president. But with all due respect to the president and to whoever from the camp of the Dutertes, hello? Yes, sir. Great, sir. We are, the people are listening. Whoever from the camp of the Dutertes, nobody contacted me or advised me or even suggested to me anything or something para dito sa issue at hand na aking tinatalakay. Mm-hmm. Wala po. In fairness to the Dutertes, wala pong tumawag sa akin kahit isa man lang. Wala talagang nag-influensya sa akin. I don't know yung kabila kung mayroon ba sila tinatawagan na para sumuporta sa kanila or mayroon ba sila tinatawagan na para huwag mag-testify or mayroon ba silang tinawagan na mag-testify para linlangin ang committee or hindi ko lang po alam. I cannot judge. So I am just only concerned sa side ko na wala talagang tumawag sa akin na I can tell you with all sincerity and my faith to God na masisira ako kung ako'y nagsisinungaling. Hope to die. Yeah. Close my heart. Hope to die. Nobody called me up about this. And knowing si former President Rodrigo Duterte, hindi niya style yan eh. Na maglabi, makisuyo, even close sa kanya, o manumbat, o kaya maningil ng mga political debt. And even lalo na si Vice President Sara Duterte, hindi niya style yung makikisaw-saw sa mga bagay na hindi na sa teritoryo o sakop ng kanyang otoridad. Tama po ba, Senator Bato, knowing them? Yun pong track record na mag-amang ito. Nakilala ko si Pangulong Duterte since 1986, after my graduation from the Philippine Military Academy. Since ako'y nagpulis hanggang naging chief PNP, yung closeness namin ay talagang personal. Palagi at sa akin trabaho, pero never siya talaga nakialam sa akin trabaho. When he said that you are the chief of police, you do your job. Yeah. You're the city director. Correct. Just do your job and tell me what do you need from me, from the local government, to support you to become successful in the performance of your mandate. Sabihin niyo kung anong kailangan niyo, pero sabihin mo na siya ay nagdidirekta, siya ay nagbibigay ng instruction na ganito, ganun gawin. Never in my lifetime na nagsabi siya ng ganun. Claro. Magsasabi lang siya ng intention niya, okay, I want to end the drug problem in the city. Bahala na kayo kung ano gawin niyo yan. Kailangan ating tapusin ang problema. So, ang gano'n lang. Wala na mo specifics kung anong gusto mong gawin. So, as a commander, you devise your plan na para ma-implement mo yung intent of the local chief executive. Yeah. Yan ang intent niya. Matapos ang duga. Wala na. No further instruction, no further supervision, no further follow-up. Basta sinabi lang niya gano'n. So ganoon po ang klaseng liderato ni Pangulong Duterte hanggang siya ay naging presidente. No, ako ay naging chief PNP, never siya nakialam sa aking trabaho. Never siya nag-cushion sa akin kahit na yung ibang mga ginagawa ko ay sa tingin nga
ng iba ay siya mukhang hindi safe, hindi leading towards may mga hindi magagandang kakalabasan. Pero yung too risky, no? Hindi siya tumawag. Senator Bato, risky. You mean very risky sometimes yung decision making mas sa commander? Too risky. I have to make the decision. Siya po wala pakialam. Yeah. Kaya if you observe, pati yung kanyang SILG nung panahon na yun, ay hindi po nakikialam sa trabaho ko. Sekretaryan niyo? Hindi. Yung sekretary, hindi nakikialam dahil alam niya na hinahayaan tayo ni Pangulong Duterte na gawin yung ating mandato bilang Chief of the Philippine National Police. Correct. Kaya po, wala po nakikialam. Kahit sino, wala po nakikialam sa aking trabaho. Sir. Kaya ganun po ang style ng leadership ng ating Pangulo. And knowing him, si Senator Bato, sinabi mo, lalo na din ang kanyang anak, si Vice President Sara Duterte, hindi niya style na maglabi, makisuyo o kaya mag-influence operation. Tama po ba? Tamang-tama po yan. Wala ka ma-expect kaya galing coming from her sa mga ganung bagay. Silang dalawa naging boss ko yan. Both of them, naging mayor ng Davao at naging boss ko yan silang dalawa. Although medyo iba-iba yung style. Timplada, iba yung style, ibang approach sila. Pero both of them, masasabi ko, hindi nakikialam sa trabaho ng polis. Hindi nagbibigay ng pakialam basta sa kanila. They are there to support you para gampanan ang iyong mandato. Which brings me to a very controversial question. Ito po yung isa sa revelation ni Jonathan Morales as one of your main resource persons sa Senate hearing po ninyo na kinukondukta. Na sinasabi niyang siya po'y nilapitan ng kanyang kasamahan na dating PDEA operative, nilinyahan at may halong bribery, pananakot, among others, at na-record po ito sa kuha ng CCTV camera doon mismo sa kanyang bahay at tumutugma ang kanyang mga sinasabi doon sa recorded voice component or audio component nitong CCTV na nakuha natin. At ito na yung sinasabi natin. If Jonathan Morales is an evil person, a polluted witness, the way some of your colleagues would like to deliver that message and bloggers and other media operators na alam natin binabayaran at pinupunduhan to attack Morales and discredit your hearing and your resource persons, Senator Bato de la Rosa, how do you look at that revelation kahapon that Jonathan Morales is under threat of intimidation, bribery, and cooptation, and even to the point of possible assassination kung magkamali siya dito based on his revelation? Do you believe your resource person upon his revelations kahapon dyan sa Senado? Kay Eric, the video speaks for itself. Okay. Panoorin mo lang video, pakinggan mo, at malaman mo kung anong estado. Anong estado ni Morales ngayon. Mm-hmm. Kung siya ay talagang discredited siya na resource person, bakit pa siya kukumbinsihin na tumahimik? Hmm. Di ba? Hmm. So, ganun lang po. The video speaks for itself. Yeah. Maraming Pilipino nanonood sa video na yun. Yes. Nakikita nila. Viral. At bibigyan ka pa ng statement coming from yung tao na nagsasalita na katang-isip lang daw niya, gawa-gawa lang niya para pasakayin o lukuhin yung kausap niya. Sabi ko nga, sige lang, hindi lang kita nabigyan ng enough time last hearing. We will see next hearing. But he will be called upon again. Yes. Itong si Eric Santiago. And we have received information sa Pilipinas Nating Mahal that he was in several instances together. But we have to do this. Sa pictures and sa gathering kay James Kumar, kay Senator Jinggoy, at pati itong si Eric Santiago, they were cozy to one another or among themselves in a party or in a gathering. And ikaw maganda, and nag-volunteer ka na you know personally James Kumar. And I also personally know James Kumar because he was providing or he is providing support to the PMP programs on community relations, on establishing organizations and support multipliers to the PNP, which are above ground and above board and normal procedures. Alam ko, alam mo yan na sa community relations, the police must have stakeholders.
Pero yung ibang kasamahan mo ay nagmamaang-maangan. There were pictures na kasama si Chisis Cordero, kasama yung iba pang si Bong Revilla. At parang ikaw lang ang umamin niya. I know that guy, James Comar. And wala kang pag-aalangan. Even the President and the First Lady nandito po nakikita ngayon on screen. How do you look at the revelation of Jonathan Morales na itong James Comar ay hindi AI, hindi ito artificially generated personality kagaya ng gustong palabasin itong arrogante na nagtestigo kahapon na si Picoy. Sa pangalan palang Picoy na eh. Pero sa diskarte, Senator Bato, your reaction. And hinangaan ka ng mga tao for being straightforward to say, I know that guy, James Comar. Kasi wala ka namang hokus-pokus na transaksyon sa taong ito. And I know, his involvement with your PNP leadership was about stakeholders' engagement in community relations, which is a program of the PNP. Senator Bato. Yes, kilala ko siya. Kailangan kasi pag ganun, kung huwag ka na maghintay pa na somebody pa magbubulgar sa yung pagkakilala sa kanya. Yes. Automatic, sabihin mo na kung kilala mo siya, kilala mo. Kilala ko naman talaga siya dahil doon sa nung chief MP pa ako, parang BECC chairman ba yan siya? Violins Against Crimes and Corruption chairman o president. At nung naging senador na ako, ay, nag-attend yan ng hearing dito sa Senado. Kilala ko yung tao na yan. Kilala ko siya, pero hanggang level lang na ganyan. Nakilala ko siya to our official interactions. Pero personally, hindi ko rin masasabi na wala kaming personal dealings masyado. Yes. Puro lang yung at the official level lang. Yan. Kaya kilala ko siya, kaya dapat hindi siya magdadalawang isip na umatin sa hearing, inibitahan siya eh. Dapat mag-attend siya. Correct. Yes, Senator Bato, how crucial this identification of Jonathan Morales through video call recorded sa kanyang cellphone at sa kanyang CCTV, the correlation and coherence of circumstantial factors and variables pointing out na siya ay nagsasabi ng totoo, may ugnayan ng kanyang mga naunang mga salaysay sa Senate Committee hearing mo ninyo, at hindi po yon tumutugma sa sinasabi ng ibang colleagues mo na gusto niyang i-dismiss na paulit-ulit, storyline, storytelling. Pero kung titingnan mo bilang ikaw isang batikang investigador at operatiba at intel trained din bilang officer sa panahon ng kabataan mo, nakikita ba ninyo ang pattern ng pagtutugma, correlation of circumstances, events, and versus doon sa kanyang nire-reveal na confidential informant related to the drug operations that was covered up allegedly by Executive Secretary Paquito Ochoa na no-show pa rin for two hearings, and eventually involved pati ang asawa ni now President Marcos Jr. then Senator pa. How do you look at ang pagtatagni-tagni at pagtatagpo-tagpo ng mga revelations ng sirkumstansya at mga bagay sa inyong naimbestigahan, Senator Bato? All of these pieces of evidence are very crucial to the committee in coming up with the committee report. At sa sinabi ko na nga sa iyo kanina, ka Eric, the video speaks for itself. Yeah. Bakit ka pa kailangan kausapin? Kung walang kwintang tao ka, hindi ka namin paniniwalaan, lahat na sinasabi mo ay pawang kasinungalingan, bakit pa ako magpadala ng tao na para kumisihin ka na tumahimik ka na lang dyan, huwag ka na magsalita, at may mga words of bribery pa na narinig natin. Yeah. So, klarong-klaro man doon sa video na yon. Klarong-klaro. At may halong pananakot pa na pwede siyang patayin anytime, in any manner, hindi na gamitan ng baril, manggain na lang daw ng sasakyan, to the lalasunin, to that effect, parang gano'n ang ang sabi nung kwan, eh, nung taga na Pulkom na kwan, na nagdi-deny. Nandun kahapon, hindi ko lang masyado nag-grill dahil nga kinapustay ng oras. Senator Bato, nakikita ng taong bayan. Some of your senators, colleagues, or Senate colleagues, na kapwa senador mo, ay inaagaw po ang initiative for you to conduct a hearing as the lead committee chair. Pero you maintain composure, bearing, and professionalism, kasi
mga miyembro sila ng komitiba, you cannot be accused the way Trillian is accused Gordon, Senator Gordon before, na committee de waste de consilio. We understand how... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!